naglabas ng pahayag si megastar Sharon Cuneta na hindi si Pangulong Duterte ang nilalabanan nila sa pagtatanggol sa ABS-CBN. Isa si megastar Sharon Cuneta sa talagang nag-aalala at natatakot para sa 11,000 empleyado ng network na mawawalan ng trabaho. Ayon pa sa kanya Instagram post, sinabi ni megastar na hindi nila hinahamon si President Duterte. Ang nais lamang nila ay madinig ang kanilang boses para bawiin na ang cease and desist order ng NTC o National Telecommunications Commission laban sa ABS-CBN. Mga kaibigan at kapamilya, gusto lang po namin linawin na we at ABS-CBN are not fighting the president. We are fighting to withdraw the cease and desist order issued by the National Telecommunications Commission o NTC para lang pumalinaw ani megastar. Matatanda ang nagsagawa ng online protest ang mga kapamilya stars matapos na ipatigil ang operasyon ng network na ABS-CBN. Naglabas naman ang mensahe ng pasasalamat ang ABS-CBN para sa lahat ng sumusuporta sa ipinaglalaban ng network. Ayon pa sa network, nagpapasalamat ang ABS-CBN sa pagbuhos ng suporta na aming natanggap mula sa aming mga kapamilya. Naniniwala po kaming aaksyonan ng Kongreso ang mga nakapending na franchise renewal application sa lalong madaling panahon. Nagpapasalamat din kami sa pamunuan ng Kongreso at Senado sa pagsisikap nilang magpatuloy ang operasyon ng network habang dinidinig ang panukalang batas para sa aming prangkisa. Sa panahon ng pandemic, higit na kailangan ng aming serbisyo. Anila, nakalulungkot na sa kabila ng Senate Resolutions No. 40 o liham ng Committee on Legislative Franchises ng House of Representatives at ang pabor na legal opinion ng Department of Justice, ay naglabas pa rin ng cease and desist order ang NTC o National Telecommunications Commission na agarang ipahinto ang broadcast operations ng ABS-CBN. Sa kabila ng matinding pinagdadaanan ng network, ay nakakahugot kami ng lakas at inspirasyon mula sa kabutihan, suporta at pagmamahal na ipinapakita sa amin ng publiko. Maraming salamat po sa pagpapadama sa amin na mahalaga kami sa inyo. Bilang tugon, lalo namin pagtitibayin ang pangakong patuloy kaming maglilingkod sa inyo. Maraming salamat po kapamilya.